Good morning, good morning, mga mama at papa, mga inday, mga dudong, mga daddy at mami, saan man kayong lupalop sa buong mundo. Good morning po dito sa Sweden at saka good afternoon dyan, I believe in Philippines. Good afternoon sa lahat ng nasa Pinas, good afternoon sa lahat po ng nasa yung sa Asian country, hapon na po sa kanila, pero dito po sa Europe ay umaga pa po sa amin. Hello, hello! Gusto ko lang pong pasalamatan ang lahat ng aking subscriber kasi po naka-reach na po tayo ng more than 1,000 subscriber at saka 4,000 public watch hour, which is po na muni na po tayo po dahil po sa inyong support. Salamat ng marami sa inyong pagsuporta sa akin dahil kung wala po kayo, hindi ko po ito makamit. Kaya po taos puso po nagpapasalamat ang inyong mamalisa sa walang sawang pagsuporta nyo sa aking channel. At saka po sa hindi pa po naka-subscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe my channel, Mama Lisa Sweden. Yan lang po ang ating nag-iisang channel. So, thank you once again sa lahat ng aking mga loyal supporter. Patuloy po natin na suportahan si Mama Lisa para po makamit ang ating pangarap. At saka po, ang purpose ko po sa channel na ito ay gusto ko pong i-share sa inyo kung ano po ang buhay ko dito sa Europe, sa Sweden. At saka kung paano po ako napunta dito. At saka yung pang-araw-araw na gawain, kung ano-ano pa po, paano po ako napunta dito. At saka yung life po naman dito as a family. Thank you po sa lahat ng mga support nyo. Aasahan ko po na sabay-sabay po tayong magtagumpay sa ating mga pangarap, no? Mga mama at papa dyan. Sige lang. Tsaka ito, nasa ano kami ngayon? Nasa kalamigan kami ng panahon. Ang tawag dito ay winter. Oo, winter na po dito sa amin sa Europe. At tsaka, lalo pa dito sa amin sa north of Sweden, marami po kaming snow. Tapos, mas malamig po ang north of Sweden dito po sa taas kaysa sa po sa baba sa south. Medyo hindi siya maraming snow doon. Doon may snow din sila pero madali pong nagme-melt yung snow nila. Dito sa amin sa taas sa north ay talaga pong totoong winter. Pag sinabi pong winter, winter po talaga yan. So yun nga po, once again, masaya po tayo dahil po sa inyong suporta na nakamit ko po ang aking minimiti na namonetize na po ako dahil po sa inyong suporta at saka sa mga loyal na supporters ko, na minimention ko po yung pangalan nyo dito. Tsaka po, please, mga mahal na taga-subaybay, please i-subscribe niyo rin po yung aking mga kaibigan na ini-name drop ko dito sa content na ito para po sabay-sabay po tayong makamit ang ating mga pangarap po na i-share kung ano yung mga buhay abroad. Kasi po, dito po sa abroad, hindi po basta-basta ang buhay, no? Nandiyo niyo mag-adjust ka sa kabila sa ibang kultura, ng kultura ng kagaya ng kultura dito. So, hindi po pwedeng hindi po tayo mag-adjust sa kanilang kultura. At saka, napakaigi po, no, na habang nag-a-adjust tayo sa kanilang kultura, ay i-introduce po natin yung kultura po natin sa kanila. Kaya yun po, no, nakakatuwa kasi itong mga Pilipino in abroad,
hindi lang sa napaka-flexible flexible natin na mag-adjust sa ibang kultura, napaka-ano din natin, na napaka-flexible din natin na para while adjusting the other culture at na-introduce po din natin ang ating kultura. Kaya nga, gaya ng sabi ko, dati ang asawa ko, hindi yan talaga tumitikim ng dried fish. Isa yan sa pinakaayaw nila, yung amoy ng tuyo. Pero dahil nga po, ini-introduce natin na kami ay mga Pinoy, kumakain po talaga kami ng tuyo. Tapos, isa na rin po yun. Ayon, na-introduce ko sa kanya kung ano yung mga mahalagang bagay mayroon ang Pinoy. Halimbawa na pag kumakain tayo, minsan nagkakamay tayo. Minsan nami-misinterpret nila yan kasi nga nadudumihan sila. Pero gaya ng sabi ko, pag maayos mong na-introduce yung nakagawian mong kultura sa pinanggalingan mong bansa o yung own culture mo, yun, naintindihan nila yan. At sa kagaya ng sabi ko, maaari mo lang po yung i-apply yung own culture mo pag halimbawa, kilala mo na po yung tao. Pag halimbawa, nasa bahay lang kayo, pero pag nasa public places naman, gaya ng mga resto o kung ano-ano pa po, siyempre, respetuhin natin yung kultura po nila kasi hindi po lahat ng mga tao nakaupo sa restaurant ay maiintindihan po kung ano ang culture meron tayo. So, adjusting, no? Adjusting. So, gaya ng sabi ko, ang vlog na ito ay tungkol po sa buhay ko dito sa Sweden. Paano nga po ako napunta dito? At saka, paano nga po ako namumuhay dito? Salamat po ng marami. Ayun guys, mga mama at papa, salamat po ng marami sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking channel, Mama Lisa Sweden. Thank you once again. Thank you so much from the bottom of my heart. Thank you po. At supportahan po din natin ang ating mga kaibigan na minimension ko down below. Thank you. I love you all. Ayun na guys, Mama Lisa Sweden ng aking channel, Kabayan Vlog 2011, Manay Clea in Canada, Gavin Lance Vlog, Born Free TV, Pony Sweetman, Jorolas Vlog Sweden, Farida Dubai TV, JRS Ramos, Pinay Bingali Mom, Magalps Ako, Justin Pri, Lori Ko, Chris DXB TV, Mama Milod's Vlog. Thank you guys.